Kristo na kada usa na ni isa ni ko wala. Pero kung hindi sa city ni tanan man ko kami sa city. Nakapala ko sa verse na number 11. First King chapter number 2. Ang tao na ito, ang ano naman na ang last chapters na ng buhay is worse. Si Joab. Yung title explained to Joab. For Joab had turned after Adonijah, though he turned not after Absalom. And Joab fled unto the tabernacle of the Lord and caught, si Doc sa dito, caught hold on the horns of the altar. Dito pa siya na silog sa horn sa sumay ng altar. Dito pa siya may sumay ng altar dito. So dito siya nabigil. So nagpilit siya dito. And it was told King Solomon that Joab was led unto the tabernacle of the Lord, and behold, he is by the altar. And Solomon sent Benaiah, son of Jehoiada, saying, go hold upon him. Pag nagamit ka ng salatan mo, upon him, kung sa mabot ko sa altar, that's a military word, kill him. Hold upon him. That's what it, kung sa Masaya. Amen. That's what it. And Benaiah came to the tabernacle of the Lord and said unto him, thus saith the king, come forth. And he said, nay, but I will die here. So natusok na siya dito. Sa katangan niya, dito pa siya nag-adito sa horn of the altar, sa katangan niya, nakabong siya dito, nakabong siya dito, natusok na siya na horn. So, inaingan pa siya, binaya na, at kung sa akin, nasa nyo ang dilit, mas mali pa na matay nila po din eh. And binaya, wrote the king word again, saying, this and that saying Joab, and that saying answer me, mawin din ito ba niya, mawin sinabi niya, and again sila to him, though as he had said, hold upon him, carry him, that thou mayest take away the innocent blood which Joab shed from me and from the house of my father, and the Lord shall return his blood upon his own head, who fell upon the men more righteous and better than he, and slew them with the sword my father David, not knowing whereof to him. Abner, the son of Ner, captain of the host of Israel, and then Amasa, the son of Jeter, captain of the host of Judah, the two separate men. Tribe of Israel and the tribe of Judah. Ang mga kapitani kasi Jehovah ang nagpatay. Apil siya sa mga puro patay doon ang tanan. So patya na lang siya, sabi ni David. Ang ganda ng record niya, siguro ang daming medalya itong natanggap dahil sa kanyang mga accomplishment. Pag ikaw ay military, marami kang mga nagawa ng accomplishment, marami ka, napapansin niyan dito sa pulis, dami ng mga anong nilalagay sa kanila. Maraming mga biyake. But ang last chapter sa kanyang buhay, he died a temple couple. Ang kahadlok niya lang, ang kagalawan niya ang nagpatay sa iyo. Amen? Kagalawan niya ang nagpatay sa iyo. Sa katangahan niya, ito pa siya na, silog sa horn of the altar, na ang mga ipamatay niya, puro talang mga kapitanin, pero hindi sa dama ang magpatay, puro talang batalikot. Ang ubang sa ito, isog lang kung batalikot yung tanah ko. Ha? Isog ka pag doktrina, isog ka sa karunganan. Pag itamas-tamasan, ang harang Anabaptist sa ating doktrina ng King James, dapat barok ka. Amen, amen. Pag natin yung simbahan, inatak sa pulpito ng Anabaptist, barok! Amen, amen. Kaya kung itamas-tamasan, you better stop attacking the church. Ito, pasagda na nato sila ng ano, para kang si Peter, ha? Pinapil ang punta. And then sa kagalawa na ito, mauna na yung kamatyan ako. Ang dalaw na ito, bukatay sa ako. Amen? Amen. Number 4, si Solomon. Mga pamilya, ang most of this, mga
man, King Solomon, loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Of the nation concerning which the Lord sent unto the children of Israel, ye shall not go into them, neither shall they come in unto you, for surely he will turn away your heart after the gods Solomon claimed unto this in law. And now I'm going to tell you that power, the power of love. Hahamakin ang lahat na sunod ka lang ako. Pag-ibig na makapangyarihan, marunggayan. Pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok ka sa puso ni naman, hahamakin ang lahat na sunod ka lang. Diba? The power of love. At tungkol sa power ng love, wala na lang, hindi na nainisip pa ka ng makahari. Hindi na inisip na siya inasahan na magkatayo ng bandida ng Israel, siya ang pinaka-wisest and the wealthiest king. Nasira lang ang buhay niya. Hindi lang sa babae, kundi anong pang ginawa niya? Nag-apostasize siya, verse number 6. Verse 5 muna. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians. O may mga Diyos-Diyos sa siya pagsamba. And after Milcom, the abomination of the Ammonites, Solomon did evil in the sight of the Lord and went not fully after the Lord as did David his father. Then did Solomon build a high place na patayo pa siya ng altar sa idol worship for Chemos, the abomination of Moab in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. And likewise did he for all his strange wives which born ancient and sacrifice unto their gods. Na-expose ko namin itong itawagado ng Molech worship, mga pinaka-highest idol worship, may pagka-occultic ni siya, kay ang inuihala nito sa sarili mong anak. Susunugin mo sa harap ang dibulto na ito, ma, si Molech, you have to pass your children to the fire na binabawal ng Panginoon. Pinaktis ni Manasseh, pinaktis ni Solomon. Dalawang isla na hari ang nag-practice niya. That's why, obvious, sa 1,000 na asawa ni Solomon, 700 wives and 120 wives, total 1,000, bakit isa lang ang lumabas na pinangalan sa Bible? Saan yung iba? Ayaw ko rin nga, makulog ba ang yung 999 na asawa, isa lang ang anak, isa pa. Meaning, ang mga anak, hinihintay ni Solomon, magbawas pa lang sana, kukunin niya at gulo niya sunugin para devotion niya kay Molech, para pasilunggan niya. Ganyan ang buhay, mga kapatid. Pag tayo ay naging obses na ng santigutan, ikanulog na ito ang atong simbahan, ipagkalus na ito ang dito para lang masunod ang kalibutan na ito, para lang maplis na, ganyan ang mangyayari! Yes! Look at what's happening to some of you today. Walang conviction, mag-absent ka mo, bahala ang nabasan. Importante sundon kung sundon ko na. Itong nangyari kay Solomon, he was so obsessed and he has no way to prevent the problem. He died